Kasi ho sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina dyan sa Kamara de Representante ng Quadcom, isa sa ina-expect nila na dadalo ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm-hmm. Pero ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay sumulat sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Martin Delgra, yung dating LTFRB chairperson, sinasabing hindi po makakadalo ang dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom sapagkat meron pong iniindang karamdaman, Kong. Yun po ang balita at mukhang bukod doon, ang nakita ko naman sa salita kanina, hindi ko naman napakinggan gaano, ay ang dating Senadora Laila De Lima at ang ilan po mga pulis, aktibong pulis ng ating bansa ngayon, Kong. Bakit naimbita si dating Senadora Laila De Lima? Siguro yung sa kanilang, ang kasi parang naulinigyan ko, yung kanyang binabanggit, well, yung kampanya laban sa illegal ng droga at saka yung extrajudicial killings, alam niyo naman na nasangkot ang kanyang pangalan noon nung siya po ay DOJ Secretary sa operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Pangalawa, ang binabanggit din po niya yung sa EJK sapagkat noong ang Pangulong Duterte, mayor pa ng Davao City, at Nelson, siya ang nag-imbestiga. Mm-hmm. Ito po si Senadora Laila De Lima, Kong. At doon ay parang gusto niya patunayan na talagang noon pa man ay nangyayari talaga yung extrajudicial killings. Ako, nagdududa na ako. Matagal ko namang in-express na sa ating palatuntunan. Mm-hmm. Opo. Kung yung ginagawa ng aking mga kasamahan na bumubuo ng Quadcom ay pinapayagan pa ng ating mga batas. Okay. Kung pag-uusapan na yung legality ng kanilang ginagawa, meron akong gustong sabihin sa inyo na isang desisyon ng Korte Suprema na may kinalaman sa sinasabi natin na legal pa kaya o tama pa kaya, nasa hulog pa kaya yung ginagawa ng Quadcom. Uh-huh. Okay. Kasi ganito yung sinasabi sa isang decision dyan, ano? Opo, jurisprudence po yan. No? English lang ito, medyo pagtyagaan nyo ng intindihin, Nelson. Ano? Opo, opo. A congressional committee in the guise of undertaking a legislative inquiry cannot assume the functions of a court or jury or conduct an inquest into possible violations of criminal law. Mm-hmm. It cannot act as an ombudsman, mm-hmm, nor inquire into a justiciable controversy already before a court of justice. For such would mean an encroachment into the exclusive domain of other branches of the government. Mm-hmm. Ito ay sa kaso ni Lemuel D. Lopez. Ito ay nanggaling sa panulat nung isang sa Philippine Law Journal. Mm. Ang author ay si Lemuel Lopez. The right to privacy in inquiries in aid of legislation. Philippine Law Journal, Volume 78, 2003, page 194. Mm-hmm. Ang mga journals sa Jen Nelson, mm-hmm, ay nagagamit ding mga basihan. Okay. Lalong-lalo na ito ay kapag ang journal ay lumabas at pinalabas ng Integrated Bar of the Philippines. Ibig sabihin, ito ay meron ding strength o lakas ng isang batas ng pagbabasihan. Yun ang kanya sinasabi dyan, ano? Sabi pa rin ito, Invention versus Senate Blue Ribbon Committee. It was held that when a speech was that called for the inquiry contained no suggestion of contemplated legislation, and it appears the aim of the inquiry was merely to determine whether there was violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, a matter more within jurisdiction of court, such inquiry may not be considered to be in aid of legislation. Uh-huh. Ibig sabihin, pagka yung material, uh-huh, either privileged speech, uh-huh, opo, o isang resolusyon na ipinasa, mm-hmm, na wala namang contemplated need for legislation, mm-hmm, ay kung ito'y tumutukoy lamang, sabi niya, para i-determine na mayroong paglabag sa isang criminal law, halimbawa yung Anti-Graft and Practices, opo, Act, mm-hmm, eh hindi siya pwedeng maging subject matter ng isang legislative inquiry. Ah. Ang nangyayari ngayon, may mga sinasabi silang mga paglabag, EJK, opo,
yung tungkol sa droga at other mga illegalities, criminal offenses o kung ano man yan. Ang dapat dito, kung dinidetermine natin na mayroong paglabag sa mga umiiral na batas, dapat siguro tumawag na lang sila ng legislative oversight. Para legislative oversight. Kaya na sinasabi natin, ang ipatawag na lang yung mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman para tingnan natin yung pagdidetermine itong mga bagay na ito. Hindi siya in aid of legislation. Kamukha nito, ipatatawag kung sino. Kamukha kanina, halimbawa, kung pinatawag si dating Senador Laila De Lima, ano yung prospective area ng kanyang testimony, halimbawa? Eh, tsako yun, pabubulaanan niya lahat ng mga naunang paratang sa kanya. Hindi, ano yung itatanong mo ba in aid of legislation? Kasi in aid of legislation. Kasi kung wala, kung wala kang balangkas, kung wala kang iniisip na batas na hirap ka para ito ay maisaayos mo, bakit mo tinawag si... Dating Senador Laila De Lima. Kaya siya pinatawag, maring makatulong siya sa batas na iniisip mo na nakaporma na pero hindi mo makumpleto. Diba? Opo. Yun ang sinasabi natin. Kasi kung wala, hindi mo alam kung sino patatawag mo. Kung wala kang batas na iniisip na gustong punuin, gustong kumpletuhin. Ngayon, kapag ka meron kang batas na talagang gusto mong makumpleto, at tukoy mo na yan. Tukoy mo. Alam mo kung sino ang patatawag mo. Opo. At pag tukoy mo na kung ano yung patatawag mo, alam mo na rin kung itatanong mo. Siyempre po. So ano yung tinanong nila kay dating Senador Laila De Lima? Well, ako kung hindi ko napanood ng buo yung pahayag niya, pero doon sa kanyang paunang pananalita, ay parang gusto lang niya patunayan na ang lahat ng paratang sa kanya at mga naunang pahayag sa kanya laban sa kanya noong panahon na yon, lalo ni Kerwin Espinosa, ay lahat yun ay parang hindi totoo. Bakit wala kailangan niyang humarap sa Quadcom? Eh, siya ay acquitted naman. Ano ba yung paliwanag na gusto niyang gawin doon? Ibig ba sabihin yung acquittal na nakuha niya mula sa korte ay hindi sapat? Kinakailangan i-validate pa ng Quadcom? Yun ba yun? Wala akong makita ang dahilan kung bakit nandun pa siya. Tapos na eh, acquittal eh, di ba? Opo. Acquittal, ibig sabihin wala kang kasalanan. Tama po. O bakit ka harap sa Quadcom? Anong dahilan? Ang iginigit nila doon kong ay, eto ay isang katunayan na noong panahon na may drug war, ang dating Pangulong Duterte, kahit sino ay pwede nila ipakulong. Merong, at saka merong extrajudicial aside killings. Aside from EGK, may pinapakulong. Ano nga yung nag-guide sa atin na batas? Asan ang legislative purpose? Yun nga po. Kasi pwede kang mag-isip ngayon, saan papunta na naman ito? Di ba? Opo. Ibig mo ba sabihin, pagkatapos mo halimbawa mapagtanong lahat ang mga taong umarap sa'yo, doon ka pa lamang makakaisip ng panukalang batas? Hindi ganun yun. Baligtad yun eh. Opo. Hindi ganun yun. Kinakailangan meron ka nang nakaamba, meron ka nang nakabalangkas na panukalang batas. Na gusto mo na lamang na ayusing mabuti sapagkat iniisip mo yung kondisyon na maaring tamaan ng batas mo. Ano ang consequence ng batas ko kapag ito ay naisabatas na? Kaya kakailanganin ko yung pakikipag-ugnayan ng mga tao na may kinalaman dito. Dahil yung epekto ng batas, yung sirkumstansya, mag-iiba. Dahil sa batas ko. Ayun. Para ngayon, pag nalaman ko yung consequence, dito ko na lang dito ko ngayon i-re-redirect ang aking batas. Kung wala kang ganun, bakit ka tatawag bigla? Oo nga, no? Lalong-lalo na, papatibayan ba nung dating senador na, ako po'y walang kasalanan talaga, kaya ako humarap sa iyo. Para saan? Para yung malinis na pangalan niya, nilinis din pa niya siguro, kasi acquitted na nga siya. Sa mga tweet, hindi siya ganap na malinis no sabihin ng korte, na acquitted siya? Parang ganoon ang nangyayari ko kasi kinakailangan po yung revision ng Quadcom. Hindi nga, kaya nga sinasabi ko sa'yo, hindi ko na makita yung direksyon ng Quadcom sa ngayon, sa ginagawa nila.
At kung ipatatawag nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano naman kaya ang may kukontribute ng dating Pangulo Kong sa mga batas, kung may mga batas man na nais silang ano, ilimbag o kaya gawin? Alam mo, binabasa ko rin yung rule ng, meron kaming Opo. Rules of procedure governing investigation in aid of legislation. Okay. Ito ay published, ano ito eh, rules eh. Oo. Na, merong isang section dyan. Aha. Kung hindi ako nagkakamali, section 13 yata yun. Kapag binasa mo yung second paragraph, sino man kanya ang na-mention na pangalan sa mga pagdinig. Mm. Opo. Ayan. Basta ikaw ay, kapag ikaw ay na-mention, ikaw ay nabanggit yung pangalan mo. Nabanggit ang pangalan mo sa mga pagdinig. Mm-mm. At ninanais mong ikaw mo yung magpaliwanag sapagkat ang karakter mo kaya yung reputasyon mo ay nasira, mm-hmm. makipag-communicate ka. Ah, makipag-communicate okay. ka sa COMSEC. Opo. Uh-huh. Para malaman namin kung gusto mong mag-testify. Ah, pwede pala yun. Uh-huh. Kapag alam niya, nabanggit ang pangalan niya, mm-mm. at sa palagay niya yung kanyang reputasyon at karakter ay adversely affected. Mm-hmm. Opo. So lahat ng pupunta doon, mm-hmm. nabanggit ang pangalan eh. Eh dito, hindi. Nabanggit ba yung pangalan ng mga tinatawag ngayon? Hindi naman eh. Kahit sino na lang ang pinatatawag, doon ako nagtataka. Opo. ang pinatatawag lang lahat ng nabanggit mm-hmm. sa mga pagpapatawag na pagdinig. Mm-hmm. Halimbawa dyan, ikaw nabanggit, o kaya si Nelson. Uh-huh. Opo. Sa palagay mo, eh, medyo naapektuhan ang iyong kredibilidad, ang iyong mahalan, opo. Ang karakter mo, kaya reputasyon mo. Susulat ka ngayon, Gusto ko pong mag-testify dyan. Tumistigo. Para siguro, linisin mo yung pagkakasabi sa'yo, pagkakabanggit ka. Hindi po ganun eh. Oh, okay. Eh, paano kung iniisip ko, halimbawa ikaw dyan. Opo. Doon sa pagdinig naman na kung saan nabanggit ang pangalan mo, mm-hmm. eh, alam mo namang hearsay lang. Aha. Opo. Alam mong hindi naman na-damage yung pagkatao mo. Ibig sabihin, kahit hindi ka na pumunta. Kasi sinasabi, yun lamang sa palagi nila ay naapektuhan, na-adversely naapektuhan ang kanilang karakter o reputasyon. Mm-hmm. Eh kung ang palagay mo naman, eh, hearsay lang naman yan eh. Opo. Pwede hindi mo napuntahan. O, eh, nakalagay doon kasi, those whose name has been mentioned eh, have been mentioned, and who feels like their character or reputation were adversely affected. Mm-hmm. O eh, kung palagay mo hindi ka naman na-apekto, ba't ka pupunta ron? Mm. Eh, ang problema kong inoobliga gaya sa ipapail ng motion. Hindi nga ganun eh. Nakalagay sa section 13. Basahin mo yun eh. Oo. Lahat pinatatawag eh. Oo. In aid of legislation, tama lamang sana sapagkat power yun ng Congress. Yes. Pero merong limitation. Ang sinasabi doon, kaya ka lang tatawag in contemplation of completing a piece of legislation. Uh-huh. Kaya kailangan nandun kaagad yun. Uh-huh. Kasi nga, kaya mo hindi makumpleto, gusto mong malaman, teka muna, kailangan malaman ko kung ano yung epekto nitong gagawin kong batas na to. Uh-huh. Ito'y para sa ganito. Mm-hmm. I want to know, ano yung magiging kapakinabangan, ano yung hindi magiging kapakinabangan, uh-huh. anong magiging negative nito. Nako. So, kinakailangan meron ka ng batas. Kung wala, tatawagin mo sila, mm-hmm. parang mali. Mali nga pala yun. Di ba? Hindi, ang nangyayari kasi kung pag nag-motion, ay motion na, Your Honor, na si Jen Subarjaga at Nelson Lubao ay ipatawag dito pag hindi dumalo. Nako, contempt, eh, contempt mm-hmm. kayo. Ini-ignore ninyo, binabaliwala ninyo ang imbitasyon ng Quadcom. Hindi po ang nangyayari palagi. Eh, hindi nga ganun eh. Ang ganun ba? Hindi nga ganun. Meron kang puwersa na ipatawag mo sila. Oo. Ngunit ang mahigpit na limitasyon. Opo. Meron ka ng panukalang batas. Ah. Kasi kaya pupunta doon, kailangan mo ng impormasyon. Yun Opo. Ay auxiliary, yun ay essential requisite nung karapatan tumawag ka. Oho. Nung karapatan tumawag ka ng inquiry, kinakailangan dumating sila. Yung coercive power nasa sayo. Opo. Pero ang limitasyon, kailangan may kaugnayan sa paggawa ng batas. Oho. Kaya nga in aid of legislation. Yun. Di ba? Kung hindi, lahat na lang ipatatawag mo.
Para saan? Yun ang tanong eh. Kaya nga doon sa ibang mga jurisprudence, pati yung rule of pertinency nakalagay eh. At pagkatapos, yung karapatan ng taong haharap sa'yo ay dapat maproteksyonan. Meron din pa doon. Ayan yung karapatan. Ang daming constitutional rights dyan. The right to privacy, the right against self-incrimination. Pero kapag pinilit siyang sumagot, pipilitin siyang sumagot, kapag ayaw niya sumagot, ikukulong siya. Saan ka ba nakakita gaya na sinasabi na natin noong nakarang araw? Nagpapatulong ka lang. Nung ayaw niya sagutin kasi personal namang masyado, ikukulong mo yung tao. After watching this video, mag-comment lang, dahil ang iyong boses at paniniwala ay mahalaga para maimulat ang katotohanan. Ito ay para sa bayan. Hindi ba parang may dual na katauhan yan kung na in aid of legislation tsaka in aid of investigation sa ang nangyayari kasi ganoon ang nangyayari ano po eh ang kasalukuyan kung parang investigative na investigation na kapag ka ikaw ay nagsinungaling at hindi ka nagsabi ng totoo ba ay parurusahan ka sa mga pinagsasabi mo sa Quadcom. Eh kasi ang talagang pinamamarali eh yung katagang investigation. In aid of legislation. Pero pag binasa mo sa saligang batas, inquiry in aid of legislation. So mag-inquire ka dapat. Ano inquiry pa? Lang. Inquiry in aid of legislation. Kasi tatanungin mo siya. Pero yung konsepto na nagiging investigation na talaga eh. Kaya para kahit hindi tama, mukhang pinalawak yung konsepto ng investigasyon, parang piskal na eh. Kaya parang case build-up kong eh, no? Hindi ba? Opo. Eh, hindi ba kaya nagtataka, merong nag-resign na head ng National Prosecution Service? Malkontento yata. Hindi na kontento yung tao. Malkontento. Nag-resign. Opo. Hindi ko alam ang dahilan niya kung bakit nag-resign. Pero iniisip ko na, baka ako hindi sana kontento sapagkat kinuha yung pangunahing mandato ng kanyang opisina. Kami po ang gagawa niyan eh. Kami po ang gagawa niyan. Sa piskal. Di ba? Well, siguro sangkot natin kung ang ating mga kababayan ukol sa bagay na ito. At gusto natin itanong sa kanila, kasi nga doon sa imbitasyon kay Pangulong Duterte, o dating Pangulong Duterte, hindi lamang po siya nakarating ngayon, pero batay doon sa liham, baka first week daw po ng November ay makapunta. Yung binabanggit ko pala kanina dyan ay Section 10, Paragraph 2. Section 10, Paragraph 2. Yung rules of procedure, governing investigation in aid of legislation. Actually, inquiry dapat yun. Eh. Inquiry. Any person so notified who believes that one's character or reputation was adversely affected may, within 7 days after receipt of said notice, communicate with blah, blah, blah. May eh. Hindi mandatory eh. Kung alam niya lang, kung naniniwala siya na adversely affected ang kanyang character or reputation. Eh, mukhang hindi ganoon ang practice nito kasi pagka sumagot kayo at nagsalita kayo na hindi tama dyan, makukontempo kayo, baka makulong po kayo sa bikutan jail ng Kongreso. Yun na nga, yun ang nakakatakot niya. Sabi, lumampas na sila doon sa sinasabi nating limitasyon. Okay? Kung wala kang panukalang batas na pinipilit mong ayusin sapagkat gusto mong makuwalat ang kondisyon na maaring magbunga ng negatibo sa gagawin mong batas, kailangan makatiyak ka, kaya ka umaharap ng taong tutulong sa'yo, technical or otherwise. Okay? Pwede mo siyang puwersahin talaga. Sapagkat impormasyon na gusto mong kunin, very crucial para makumpleto yung panukalang batas. Hanggang doon lang ang magagawa mo. Pero ang limitasyon, meron ka ng nakaambang batas. Opo. Kung wala, ayun ang problematic. Kasi lahat na itatanong mo. Halimbawa, sinasabi natin, pinatawag si dating Senadora Laila De Lima. Anong purpose? Para i-deal. Kailangan pala merong purpose. Nakaugnay doon sa... Para ano? Para i-deal yung dating administrasyon. hindi kami gumagawa ng ganun eh. Hindi kami... Yung sinasabi nga, hindi prosecution eh. Kasi nga nagagawa lang kami ng batas. Kasi ang pagdinig mo kayo sa Quadcom ko eh, tinatalo na po nila ngayon ang telenovela. Pinakamarami na pong taga-subaybay ngayon sa... Get notified for latest news, Mahal Kong Bayan.